Pinakalat ang napakaraming dyaryo tungkol sa mainit na balita kaya nagkaroon ng sari-saring reaksyon tungkol sa pagbaba ni Doflamingo sa pwesto. Para sa mga sundalo na umaasa sa mga armas na ipinapadala ng Don Quixote family ay isa itong masamang balita. Si Kid naman ay walang pake kahit malaman ng lahat ang kanilang alliance. Pero mas concerned daw siya sa alliance nila Law at Luffy dahil alam niyang target ng mga ito ang isa sa mga emperor. Sinagot ni Doflamingo ang tawag nila Law. Ngunit nagsalita si Luffy at sinabing ibabalik nila si Caesar, pero kung inulit pa ito ni Doffy ay babanata na siya ng bida. Ngunit sinabi ni Doffy na may hawak daw siyang sobrang gusto ni Luffy. Naisip naman ng bida na ito ay masarap na karne, kaya halos mabaliw ito sa kakaisip ng masarap na pagkain. Nais daw marinig ni Doffy si Caesar, kaya nagsalita ito, saka sinabi ni Law na dadalhin nila si Caesar sa timog dalampasigan ng Dressrosa para makuha ni Doflamingo. Giit ni Sanji na baka magdala si Doffy ng napakaraming mga tauhan. Sagot ni Law na ang plano talaga nila ay papuntahin doon sila Doffy upang magkaroon sila ng pagkakataon na wasakin ng isa pang factory, pero hindi pa nila alam ang lokasyon nito. Tapos naging excited na si Luffy sa kanilang adventure. Giit ni Law na kailangan nila ng plano pero hindi siya pinansin ng mga ito dahil kakain na daw sila. Habang kumakain ay kinwento ni Kid naman na patungo talaga sila sa isla ng Zou. Giit ni Law na plano din niyang magtungo doon pagkatapos nilang wasakin ng Smile Factory. Kinwento ng mga samurai na patungo sana sila sa Zou Island pero nawasak ang kanilang barko kaya napadpad sila sa Dressrosa at hinabol sila nila Doflamingo. Si Momo naman ay nakasakay sa isang barko na patungo sa Punk Hazard. Si Kid naman ay nakatakas din pero nahuli ang isa niyang kasama, kaya nais niya ngayon na iligtas ito at naiyak naman sila Franky sa kwento. Samantala sa Dressrosa ay naghahanda na sila Doffy sa pagkuha kay Caesar. At sa Navy Headquarters ay nire-review ng mga ito ang mga warlord kung saan pinakitang naging warlord na rin pala si Buggy. Pero si Doflamingo ay nag-resign, tapos kailangan pa nilang tanggalin si Law. Saka sinabi ni Akaino na pinadala niya daw si Fujitora para pigilan ng Law and Straw Hat Alliance. Sa Dressrosa ay hinahanap ni Baby Five si Treble. Nasa itaas pala ito dahil nakikinig ng mga hinaing ng mga tao. Saka bumaba at niyaya nito si Baby Five na magpakasal. Pero nandidiri sa kanya ang babae. Samantala si Doffy ay pinagkatiwala sa isang tauhan ng isang bagay na nais daw ng Straw Hat. Dahil ito pala ay ang Mere Mere no Mi na siyang Devil Fruit ni Ace. Kalaunan ay nakarating na rin sa Dressrosa ang ating mga bida kaya excited na ang ating bida. Pero nag-aalala si Usopp na baka mahanap sila ng mga kalaban. Si Franky ay ganado sa kanilang misyon na gagawin. Giit ni Law na kapag hindi nila nawasak ang factory ay masisira ang buong plano. Pero hindi nakikinig si Luffy dahil nais nitong sakyan si Momo dahil nakita niya daw itong nakakalipad pero ayaw naman ng batang dragon. Kaya kinagat nito ang ulo ng ating bida. Kaya naman sinuntok ni Luffy at nagsimula ang dalawa na mag-away. Hanggang sa pigilan ni Kinemon ang kanyang anak at humingi ng tawad. Pero tinukso pa ito ni Luffy kaya naiyak si Momo at ginamit ang pagkakataon para makakapit sa mga siopaw ni Nami kaya nainggit ang tatlong manyak. Tapos sinabi ni Sanji at Brook na manyak daw ang mga samurai. Sinabi ni Franky na oras na para mag-disguise. Giit ni Kinemon na kailangan nilang gayahin ang kasuotan ng mga tao doon, kaya pinakita nitong hindi daw nagdadamit ang mga babae sa isla na ikinatuwa nila Sanji. Pero nasapok sila ni Nami dahil hindi ito totoo. Sila Nami, Momo, Brook at Chopper ang naging tagabantay ng barko. Ipinakita ang mga angking yaman ng Dressrosa mula sa Sunflower Field, masasarap na pagkain, mga babaeng magagaling sumayaw, at mga stuffed toy na tila nagkaroon ng mga buhay. Kinamusta sila ng isang laruan. Saka nakita nilang normal na magkasamang namumuhay ang mga laruan at mga tao. May laruan na nagpapanik dahil meron na naman daw nasaksak. Giit ng drummer toy na normal lang ito dito dahil sa selos. Samantala isang bulag na malaking lalaki ang nagtungo din sa isla. Nagpanggap ang grupo nila Luffy para hindi sila makilala sa kaagad na nagtungo sa resto. Nang mapansin ni Zoro ang isang lalaking bulag dahil kakaiba ang aura nito kaya naghanda ng sandata. Ngunit nilagpasan lang siya nito saka nagtanong kung saan ang kasino doon. Habang nasa resto ay nagtataka si Sanji kung bakit hindi alintana ng mamamayan ang pagbaba sa pwesto ng hari nila. Nang dumating ang waiter para sa mga pagkain nila, kaya food trip na naman ang ating bida. Saka nakausap nila ang waiter kaya nalaman na sa islang ito ay naniniwala daw sila sa mga fairy. Samantala sa likod ay maingay ang mga tao dahil may nananalo daw sa ruleta. At ito ay walang iba kundi ang lalaking nakita kanina ni Zoro. Kung saan ginagamit nito ang talas ng mga pakiramdam upang mahulaan ang lalabas sa sugal kaya palagi itong panalo. Dahil dito ay binigyan din siya ng token ng mga kakampi. Dumating ang mga siraulo na nais makipaglaban sa matandang bulag. Dahil dito ay nag one-on-one ang dalawa. At ang pinili ng bulag ay white ang lalabas. Pagsilip nila ay panalo nga ang matanda, pero dahil maduga ay sinabi ng manloloko na black daw ang nanalo.
Umulit sila ngunit dahil hindi makakita ay dinadaya lang nito ang matanda ng paulit-ulit. Pero walang naglalakas loob na magtanggol sa matanda dahil mga tauhan ni Doffy ang mga manluloko. Napakaraming talo ng matanda, subalit sa pinakahuli ay tinaya niya ang lahat ng meron siya. Nang ihulog ang bola ay sinabi ng matanda na white pa rin ang napili niya. Nang huminto ang bola ay nasa white nga ito napunta. Pero dahil bulag ang matanda ay lolokohin na naman niya ito, pero sinabi ng ating bida na white daw ang panalo. Kaya nagalit ang mga manluloko at nagbanta kay Luffy. Saka umatake ang mga ito ngunit napatid ng matanda ang isa. Tapos pinaligiran ng mga ito ang bulag kaya nilabas na din ito ang espada. Ngunit pagsugod ng mga ito ay hindi nila matamaan ang matanda. At walang hirap pa silang tinalo nito kahit hindi nakakakita. At habang tinatago nito ang espada ay nakaramdam ng matinding gravity ang mga engot. Hanggang sa mabiyak ang sahig at nahulog ang mga ito sa malaking sinkhole. Dahil dito ay nalaman ng lahat na kakaiba pala ang matandang bulag. Natuwa si Luffy kaya tinanong ang pangalan nito. Giit ng matanda na mas mabuti kung hindi na nito malalaman. Saka napansin ng mga tao sa loob na nawawala ang mga gamit nila. Maging ang isang espada ni Zoro ay nawawala. Giit ng laruan na kinuha daw ito ng mga fairy kaya pabayaan na nila. Tapos nang away pa ang samurai dahil ang isang espada ni Zoro ay espada mula sa Wano Kingdom. Nang makita na nasa bintana dumadaan ang magnanakaw kaya agad na nagpunta si Zoro at sumunod naman ang mga kasama dahil baka maligaw daw ito. Saka nakitang kusang naglalakad ang mga gamit na nakuha. Kaya pinilit itong habulin ng swordsman saka sumunod din sila Kinemon pero nang malaglag ang sombrero ng samurai ay hindi na niya nakita kung saan nagpunta ang dalawa. Ngunit sa likod niya ay may nagmamasid. Samantala tinatakot nila Frankie at Luffy ang tauhan ni Doffy para malaman kung nasaan ang factory. Pero hindi daw alam ng lalaki kaya naisip ng dalawa na magtanong sa mataas ang rank. Kaya sinabi ng lalaki na busy daw ang mga ito dahil magsisimula na ang Coliseum. At may premyo daw ito na gusto ng lahat kaya naisip ni Luffy na ang premyo ay karne. Samantala pinipigilan ng toy soldier ang mga bata na manood sa Coliseum dahil marahas ito pero pati siya ay pinaalis ng mga bantay. Nagsimula na nga ang Coliseum kaya excited ang mga tao. Saka sinabi ng host na ang premyo ay walang iba kundi ang Mera Mera no Mi na nagmula kay Fire Fist Ace kaya lalong na-excite ang mga tao. Maging si Luffy ay di makapaniwala nang sabihin ng lalaki na ang Mera Mera no Mi ang premyo sa Coliseum. Tuwang-tuwa ang mga tao nang makita ang Devil Fruit na ginamit ni Fire Fist Ace bilang premyo. Sinabi ng host na napakaraming malalakas na mandirigma ang kasapi sa Coliseum. Saka pinakilala nito ang mga kasali sa Don Quixote family. Ang una ay si Senior Pink, pangalawa ay Dellinger, pangatlo ay Lao Ji, pangapat ay si Mock Vice. Saka pinakilala ang Hero of the Coliseum na si Mr. Diamante kaya di na makapaghintay ang mga tao. Sinabi ng lalaki na kapag namatay ang isang Devil Fruit user ay muling magkakaroon ng ganitong prutas sa mundo, upang magkaroon ng bagong magmamayari ng kapangyarihan nito. Ayaw ni Luffy na mapunta sa ibang Devil Fruit na minsang naging pagmamayari ni Ace. Kaya nagsuggest ang captain na kainin ni Frankie ang Mera Mera no Mi pero ayaw daw ng cyborg dahil sa kapalit nito. At kahit alam ng dalawa na isa itong trap para sa kanila ay nagpasya pa rin silang sumali. Hinahabol pa rin ni Zoro ang espada niyang kinuha ng fairy pero nakatakas ito sa kanya. Hinahabol din siya ni Sanji dahil alam niyang mawawala si Zoro sa bayan. Ngunit nang makita ni Sanji ang magandang dalaga na sumasayaw ay nakuha nito ang atensyon niya. Saka inihagis pa ng babae ang rosas patungo sa kok saka kinindetan pa siya nito. Dahil dito ay nawala sa kanyang paningin si Zoro. Sa paglalakad ni Sanji ay puro magkasintahan ang nakikita. Nang puntahan siya ng babae kanina at bigla siyang nilaplap para makapagtago sa mga pulis. Ngunit pagkatapos ay duguan si Sanji dahil sa ginawa nito. Saka nagsimulang mabaliw si Sanji sa babae pero sinabi ng dalaga na hindi na siya iibig muli kaya aalis na ito pero pinigilan ng kok. Saka sinabi ng dalaga na sinaksak niya ang dating kasintahan kaya hinahanap ng mga pulis. Pero hindi alintana ni Sanji ang narinig dahil nagpapaawa ang babae. Saka ito nakiusap sa kok na patayin ng isa pang tao. Si Zoro ay hindi pa rin tinitigilan hanapin ang kanyang espada. Hanggang sa makita niya na rin itong tumatakbo pa rin. Si Sanji naman ay handang gawin ang lahat para sa babae. Saka umakbay sa babae at sinabing siya ang hero nito. Si Kinemon naman ay inaakit din ng isang babae. Pero umalis pa rin ang samurai para hanapin ang kaibigan. Si Sanji ay nag-trespass sa isang saradong resto para ipagluto ang babae. Kaya naman sinugod siya ng mga ito pero agad niyang natalo ang dalawa. Pagkatapos ay inihain nito ang nilutong masarap na pagkain sa dalaga. Nang sa labas ay narinig niyang tumatakbo pa rin si Zoro. Kalaunan ay nakita niya rin si Kinemon. Nagtungo sila Luffy sa Coliseum nang makita nila ang toy soldier na binabaril ng mga pulis. Pero tagumpay itong nakaakyat sa Coliseum kaya walang magawa ang mga pulis dahil bawal sila doon ayon sa batas ng Don Quixote family.
Kaya naman umalis na lang ang dalawang pulis. Pagkatapos ay nagsuggest ito na tulungan sila Luffy. Saka nagpatawa ito sa Straw Hat Captain. Tapos narinig nilang mauubos na ang slot sa mga kalahok sa Coliseum. Kaya sumali si Luffy ngunit nagulat ang mga tao dahil akala nila ay matanda na ang bida dahil sa disguise nito. Nagtataka ang mga tao kung bakit na ay sumali ng matanda dahil malalakas ang mga kalahok sa Coliseum. Saka pinaalala ni Franky na kailangang itago ni Luffy ang katauhan nito. Pero isusulat sana ang tunay na pangalan kaya sinuntok niya ang captain. Dahil dito ay Lucy na lang ang nilagay niyang pangalan. Pag-alis ni Luffy ay tinanong ni Franky sa Toy Soldier kung may nalalaman ba ito kay Doflamingo. Nagpasalamat ang babae sa masarap na luto ni Sanji kaya kilig itlog na naman ang cook. Saka may paparating kaya hinila niya si Sanji sa madilim na eskinita. Ngunit nang binitiwan ng babae ang kamay niya ay nalungkot ang cook. Kaya muli siya nitong hinawakan at kinindetan pa kaya kilig po totoy na naman ang minyak. Si Luffy naman ay nagtungo sa kinaroroonan ng mga malalakas na kalahok ng Coliseum. Ipinamalas ng isa ang lakas sa pagsuntok dahil nabutas niya ang punching bag. Ang isa naman ay nag-ensayo gamit ang espada. At dahil mukhang malalakas ang lahat ay nagtataka sila kung anong ginagawa ng isang maliit na matanda doon. Giit ni Spartan na isang malaking joke kung kasali nga sa laban ang matanda. Kaya sinabi nito kay Luffy na hindi siya nararapat dito. Kaya sinuntok niya ang ating bida pero nakakailag si Luffy sa lahat ng mga atake niya. Tapos kinuha ito ng bida at pinaikot-ikot sa kabinalibag sa sahig kaya nakuha niya ang atensyon ng mga kalahok dahil ang tinalo niya ay isa sa star player ng Coliseum. Ngunit sinabi ng bantay na disqualified daw si Lucy dahil nakipag-away ito. Pero binato ng malaking axe ang bantay kaya natakot. At ang nagbato ay walang iba kundi ang mga pambato ng Kanoe Kingdom. Na sila Sai, Bo, at Dun Chin Zhao. Saka sinabi ng ibang kalahok na si Spartan ang nagsimula ng gulo kaya kasali pa rin si Luffy. Tapos isinoli nito ang malaking axe at nagpasalamat sa Chin Zhao family. Pero ayaw ni Sai na makarinig ng thank you kaya nagalit siya sa ating bida. Saka nagkainita naman ang Assassin Funk Brothers at sila Dagama na kasama si King Elis Abelio ng Prudence Kingdom. Tapos pinakita ang iba pang mga malalakas na kalahok. Pinaliwanag ng host ang mechanics ng laban. Kung saan magkakaroon ng apat na pangkat ang mga kalahok mula sa Block A, B, C at D. At isa lang ang mananalo sa kada pangkat. Sa loob ng ring ay wala daw batas basta ikaw ang natira sa loob ng ring ay ikaw ang panalo. Saka pinakitang may mga mababangis na isda pag nahulog ka sa tubig. Nang magsimula ang laban ng Block A ay agad na nagpataya ng mga kalahok kaya tuwang-tuwa ang mga tao sa aksyon. Samantala ang pangkat ni Luffy ay Block C, kaya nasa armory pa sila para kumuha ng mga nais na sandata. Doon ay nakita din ni Luffy ang estatwa ng isang warrior na si Kiros. Nang dumaan si Cavendish ay nanghina ang mga babae sa kagwapuhan nito. Saka nakita ni Mr. Poggy ang ating bida na nakasuot na ng mga armor at sandata. At sinabing siya daw ang mananalo ng Mere Mere no Mi na Devil Fruit. Pinakita na nasa 280 million pala ang bounty ni Cavendish. At sa sobrang pogi ay hindi talaga kinakaya ng mga babae. Samantala si Luffy ay naging overweight dahil sa dami ng kinuhang armor. Saka narinig nilang excited ang mga tao. Giit ni Cavendish na sabik ang mga ito na makakita ng namamatay na mahihinang nila lang. Saka tinanong nito ang pangalan ng bida, ngunit nasabi ni Luffy ang tunay na pangalan kaya nabahala ang lahat ng mga kalahok. Pero nang makita ang nameplate nito ay inakala nilang Lucy ang pangalan niya. Giit ni Cavendish na kung siya si Luffy ay agad siya nitong papatayin. Dahil noon ay sikat na sikat daw si Cavendish, pero nang dahil sa digmaan 2 years ago ay nawala ang spotlight sa kanya ng media. Pero nakitang hindi pala nakikinig si Luffy sa kanya. Si Rebecca na isa ring kalahok ay dumaan sa kalalakihan kaya nakatcall nila ang dalaga. Subalit hindi sila pinansin nito at nagtungo sa estatwa ni Kiros kung nasaan si Luffy. Kaya nagpasalamat ang dalaga dahil kanina ay tinuruan ni Luffy ng leksyon si Spartan. Sinabi din ni Rebecca na ang estatwang ito ay si Kiros na pinakamalakas na gladiator 20 years ago subalit ngayon ay nakalimutan na siya ng mga tao. Subalit tinawag bigla si Rebecca ng ibang gladiator at pinagtawanan. Saka nagkaroon ng tensyon sa paligid. At sinabi ng dalaga na ang balak niya ay manalo ng Devil Fruit at mapatay si Doflamingo. Sa labanan ng Block A ay hindi kinakaya ng mga kalahok ang isang lalaki. Kaya pinagtulungan siya ng mga ito gamit ang mga kadena, saka siya sinuntok sa mukha ng napakalakas, subalit yumanig at lumipad silang lahat sa ere dahil sa lakas ng lalaking ito. Kaya ang nanalo sa Block A ay si Mr. Maskman. Subalit nang tinanggal nito ang maskara ay kinabahan ng lahat sa nakita. Maging si Luffy ay nakilala ito. Dahil ito pala ay isa sa mga tauhan ni Blackbeard na si Jesus Burgess. Nang umalis si Franky ay nais sumama ng Toy Soldier sa kanya. Ngunit ayaw siyang kasama ni Franky dahil hindi daw nito alam kung nasaan ang factory ni Doflamingo. Narinig sila ng mga tao kaya naging masama ang tingin ng mga ito. Kaya giit ng Toy Soldier na umalis na sila doon. Isang Marine Undercover ang nagbibigay ng report sa isang Marine Officer na nagtatago sa sulok. Ngunit dumating ang isang pirata na nakitang may kinakausap ito sa telepono na agad na tinago
para hindi makita. Dahil dito ay tinutukan niya ito ng patalim para huwag mag-ingay. Ngunit nakatakas ito sa Marine officer kaya hinabol niya ito at binanatan. Saka naman nag-report ang Marine Undercover sa matandang bulag. Pagdating sa labas ay nadapa ang isang bata kaya nabitiwan ang lobo nito, subalit sa di malamang dahilan ay nakuha ito ng matanda at ibinalik sa bata. Saka binigay ng Marine Undercover ang uniform ng matanda dahil ang lalaki ay isa palang Navy Admiral na si Fujitora Isho. Tapos ipinag-utos nito na magtungo sila sa Greenbeat Island. At ipinapaalam kung ilan ang bilang ng mamamayan sa Dressrosa dahil lahat ng mga ito ay puprotektahan daw nila. Kaya itinawag sa radyo sa lahat ng Marine Undercover ang utos ng Admiral. Si Maynard naman ay natapos na daw patahimikin ang nakakita sa kanya. Napag-alaman na isa pala itong Vice Admiral, subalit sa likod ay nasaksihan siya ng isang lalaki. At sa labas ay naghanda naman ang Navy. Nang mapadaan si Bellamy at sinabing nakikilala niya si Luffy kahit mag-disguise ito. Kaya naalala ng bida ang labanan na nangyari sa kanila hanggang sa matalo niya ito sa isang suntok lang. Giit ni Bellamy na nagtungo lang siya dito dahil idol niya si Doflamingo. Saka sinabing hindi na daw siya tulad ng dati dahil sa kanyang naging adventure sa Sky Island. Kaya tinanong ni Luffy kung may ginawa si Bellamy sa mamamayan ng Sky Island. Pero hindi ito sinagot ng lalaki, sa halip ay sinabing nais daw nitong makasali sa crew ni Doffy upang makasama maghasik ng lagim. Nalaman nila Usopp sa isang lalaki na mapanganib ang magtungo sa Greenbeet Island. Dahil sa paligid ng Greenbeet ay napakaraming mga fighting fish kaya kahit nakasakay ka sa barko ay lulubog lang ito dahil sa mga isda. At dagdag pa ng matanda na wala na daw nakakaalam kung matibay pa rin ang tulay. Dahil dito ay natatakot sila Usopp at Caesar. Pero si Law ay buo ang desisyon na dalhin sa Greenbeet ang scientist. Kalaunan ay napansin nila ang CP0, na siyang pinakamalakas na intelligence agency sa mundo. At kung malalakas ang CP9 na nakalaban nila ay mas malalakas ang CP0. Si Zoro ay hinahabol pa rin ang kanyang espada, at hindi siya tumigil kahit na umakyat pa sila sa bubungan hanggang sa mahuli ito. Ngunit binalibag siya ng ferry kaya nahulog mula sa bubong. Tapos ibinagsak pa sa kanya ang ibang mga ninakaw nito. Si Kin naman ay hinahanap pa rin ang kaibigan nang harangin siya ng isang gang kaya lalaban sana siya pero tinutukan ng mga baril. Dahil alam pala ng mga ito na isa siyang samurai. Kaya nagbanta sa kanila si Kin naman pero sinabi ng gang na sasaktan daw nila si Kanjuro pag lumaban siya. Sa Coliseum naman ay magsisimula na ang labanan ng Block B participants. Samantala si Maynard ay pinuntahan ni Bartolomeo dahil bata niya daw ang tinalo kanina ng Marine. Dahil dito ay patatahimikin na din daw ni Maynard ang lalaking may palong na buhok. Si Sanji naman ay in love pa rin kay Violet pero hindi niya alam na may sumusunod sa kanila. Saka umakyat ito sa itaas at binaril sila Sanji. Pero napansin siya ng Cook kaya agad siyang pinuntahan at sinipan ito. Tapos masaya itong bumalik sa piling ni Violet. Saka nagpasalamat ang dalaga dahil maaasahan daw talaga si Sanji. Samantala sa kanilang barko ay nagbabantay sila Chopper. At si Momo ay nakahiga sa mga hita ni Nami, kaya gamaya din si Brook pero nasapok lang ang musician. Napansin daw ni Chopper na tila merong childhood trauma si Momonosuke. Kaya nang mag-request ang bata ng isang awitin ay pinilit ni Chopper si Brook na tumugtog. Pinagbigyan ito ni Brook kaya nag-enjoy sila sa maikling kanta nito. Pero pagkatapos ng awit ay narinig nilang may nagbabasag sa loob. Ikinatakot ng apat ang narinig, subalit walang nagawa sila Chopper at Brook kundi ang silipin kung ano ito. Kaya nakita nilang may kakaiba sa loob ng kanilang barko. Samantala duguan naman si Maynard dahil sa labanan nila ni Bartolomeo. Pagkatapos ay nagtungo na ang lalaki sa ring dahil kabilang pala siya sa Block B. Saka pinakitang natalo niya na pala si Maynard. Pagpasok ni Bartolomeo ay pinakilala siya ng host dahil siya ang pinakasikat sa pangkat ng Block B. Subalit naiinis ang mga tao sa kanya kaya pinagbabato sila ng kung ano-ano. Tapos may hinagis si Bartolomeo sa mga manunood. Naisip ng mga tao na isa itong pampasabog kaya nagtakbuhan ng mga ito. At habang tumatalbog sa kanila ang bola ay kabado ang mga tao. Pero isa lang pala itong normal na bola kaya mas lalong nainis ang mga ito kay Barto. Pagkatapos ay ipinakilala ang isa pang sikat na kalahok sa Block B dahil sa sobrang brutal daw nito ay napakarami ng bayan ang nawasak niya. Ito ay walang iba kundi si Bellamy. At dahil isa sa bata ni Doffy si Bellamy ay nag-cheer ang mga tao. Giit ni Cavendish na sa 138 na kalahok sa Block B ay kakaunti lang ang mga malalakas dito. Isa na dito ang fighting king na si Elias Abelio. At ang tauhan nito na si Dagama, isa din sa malalakas ay si Blue Gilly ng Longfeet Tribe. Saka ang military captain ng Dressrosa na si Tank Leppen, tapos isang fishman. Pero hindi pala nakikinig ang bida kaya nainis si Cavendish. Saka tinanggal na ang mga daanan dahil magsisimula na ang labanan. Sa simula ng laban ay pinakita ni Bellamy ang kanyang Devil Fruit na Springman kaya marami kaagad siyang natalo. Habang si Bartolomeo ay hindi pa rin kumikilos ay patuloy naman sa pag-atake si Bellamy sa mga kalahok. Subalit nakita nila na napakaraming binayaran ni Elias Abelio kaya parang hindi na ito isang battle royale dahil pinoprotektahan nila ang hari.
Sa nakaraan ay pinakitang kaya naging sikat ang Fighting King ay dahil nagawa nitong mawasak ang makapal na bakod ng isang bansa sa isang suntok lang. Ngunit ang downside daw ay isang oras ang pag-charge ng malakas na suntok ng hari kaya nila ito binabantayan. Sa isang atake ni Tank ay nahulog ang tatlo sa tubig. Kaya naman ginawa silang mga pulutan ng mga gutom na fighting fish. Sunod na inatake ni Tank si Bellamy. Subalit nakatakas ang Springman dahil sa kakayahan nito. Tapos sinuntok niya ng malakas ang lalaki pero napatras lang ng konti. Pagkatapos ay napansin nila ang isang magaling na gladiator na si Ricky. Ngunit nakita ng mga tao na nagpapahinga lang si Barto sa sulok ng ring. Saka pinakita ni Cavendish ang mga wanted poster ng mga target niya kung saan nandoon din si Luffy. Dumating si Don Chinjaw kaya yumayanig sa bawat lakad nito. Dahil nais din daw nitong manood ng laban ng Block B pero nasisiksik naman ang dalawa. Saka tinanong ng matanda kay Luffy kung kamusta na ba si Garp dahil nakalaban pala nito noon ang lolo ni Luffy. Dahil dito ay nalaman ni Cavendish na si Luffy pala ang kasama niya. Giit din ni Don Chinjaw na kailangan magbayad ni Luffy sa ginawa ng lolo niya. Kaya naman umatake sa kanya si Chinjaw, saka tinatanggal ni Cavendish ang disguise niya. Bumangon ng matanda at muling inatake ang ating bida. Ngunit giit ni Cavendish na siya ang tatapos kay Luffy kaya nilabas ang espada. Tumalon si Chinjaw kaya ginamit ni Cavendish ang sandata para mapigilan ang ulo nito. Pero nagagawang mabaluktot ng matanda ang espada ng swordsman. Saka pinagsusuntok ng matanda ang dalawa ng walang tigil. Kaya tumalon ang bida at sinuntok ng napakalakas ang matanda sa ulo. Pero muling bumangon na parang walang nangyari. Saka gumamit ng kanyang teknik si Don Chinjaw. Nakumpirma naman ni Cavendish na si Luffy nga ito dahil sa lakas. Samantala balak na magwala ng matanda para mapatay ang dalawa. Kaya agad na nagtungo ang dalawang kasama nito para pigilan si Don Chinjaw at hindi sila ma-eliminate. Nang mapansin ni Cavendish na nakatakas na si Luffy. Ngunit hindi nila alam na sa gilid pala nagtago ang ating bida. Samantala sa ring ay napatumba na daw ng Fishman ang 17 nitong nakalaban. Kaya lumapit sa kanya ang isang Mandar Ambong at pinalo siya nito ng napakalakas. Pero hindi nasaktan ng Fishman at hindi pa matanggal ng tabachoy ang sandata. Saka siya sinuntok ng napakalakas sa pagmumukha kaya natalo ng Fishman ang 18 niyang nakalaban. Samantala si Ricky the Gladiator ay napatumba ang 16 nitong nakaharap. Kaya napag-usapan siya ng ibang gladiator dahil misteryoso ang pagkatao ni Ricky. Sumugod ang dalawa para pagtulungan ito. Pero sa isang iglap ay sabay sila nitong natalo. At maging ang mga tao ay nagtataka kung sino ba talaga ang gladiator. Magkakasamang sumugod ang tatlo kay Abdullah. Pero dumating ang kakampi nitong si Jit kaya ipinamalas ng dalawa ang kanilang teamwork kaya natalo ang mga kalaban nila. Tapos ang sunod nilang target ay si Tank na nagpabayad kay Elias Abelio. Samantala pinagsisipa ni Blue Gilly ang mga tauhan ni Elias Abelio. Naiinis si Dagama pero sinabi ng mga tauhan na ang mga binti ni Blue Gilly ay tila mga bakal. Ngunit sumugod muli ang mga ito kaya sa isang iglap ay sabay-sabay silang natalo ng Long Fit Man. Pero sa likod ay naghanda si Ricky sa pag-atake. Sa kabila ay inatake ni Lepanto si Abdullah ng sandata nito. Pero hindi niya mabawi ang sandata kaya nakasugod si Jit at hiniwa ang likod ng mandirigma. Saka sumugod si Abdullah at sinaksak ito kaya panalo ang dalawa. Giit ng host na nasa 30 na lang ang naglalaban. Habang si Elias Abelio ay naghahanda pa rin ng kanyang ultimate move. Si Bellamy ay tumalon at sinugod sila Abdullah at Jit. Saka magkasabay sila nitong binalian ng mga spine kaya natuwa ang audience. At ang sunod na target niya ay ang Fighting King na si Elias Abelio. Habang sila Ricky at Blue Gilly naman ang magkatunggali. At si Hak ay natalo na naman ang kalaban nito. Subalit nainis ang lahat sa pinaka nakakainis na pirata sa New World dahil nagawa pa nitong magwiwi. Kaya lumapit si Hak para atakihin si Bartolomeo. At agad na umatake ang Fishman kaya natuwa ang mga tao. Subalit nabali ang kamay ni Hak kaya nagtaka ang mga manonood at napangiti na lang si Bartolomeo.